maraming nagtatanong bakit despite na maganda yung letter nila galing sa isang business school, kaya yung letter nila ang tawag ay business letter, pero may business transaction ka ba sa BIR kaya kailangan mo ng business letter? Yan ang pag-uusapan natin sa araw na to. Kaya ang ating title ay, anong title natin, Ma'am Guia? Best letter for overconfident NOD or notice of discrepancy. Correct. So, karamihan ng NOD, overconfident eh, because alam ng mga BIR officials na hindi kayang sagutin ng mga taxpayer. Dahil mali nga yung format. Hindi ko pa sin pinag-uusapan yung substance ng letter. Format lang tayo sa araw na to. At maraming series itong gagawin natin. So, hashtag, ano magandang hashtag dito? Handling notice of discrepancy. Yan ang ating ano, pag-uusapan sa araw na to. So, mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you or life. Mula sa puso ko yan. Gusto ko maging maayos ang buhay ninyo. So, sana ito ay magdulot sa inyo ng hanap buhay at magkaroon ho kayo ng mabuting karunungan pagkatapos ho nito. So, shout out lang. Meron ho tayong mga, ito ho ay libre. Ayan, pwede ho nyong kontakin si Ma'am Guia. Nakikita ho niya. Sulat ko lang ho sa inyo yung email ni Ma'am Guia. Katax, ayan, yan ho yung email ni Guia. Guia@gmail.com. Kung kailangan nyo ho ng kopya, i-email nyo lang ho si Ma'am Guia, kataxguia@gmail.com. So, meron ho tayong tinatawag na pre-formatted at meron ho tayong customized sa mga product ho natin sa NOD. So, ano ba pag-uusapan natin dito, mga ka-taxpayer kong mahal? Ito po yung pag-uusapan ho natin. Meron ho tayong 6 na segments ng NOD. Okay. Meron tayong number 1, header. Number 2, title. Number 3, alam nyo na yan. Date prepared. Sino magre-response? Sino yung copy furnish? At very important itong number 6. Now, let us discuss each and every aspect. Pero bago yan, gusto ko sana, meron ho kasi akong gagawing event para dun sa aking mga tax bookkeeper. Mag-o-offer ho kasi ako ng tax bookkeeping services sa mga taxpayer. Wala hong bayad yung i-offer natin. So, wala rin hong bayad yung pagtuturo ko sa inyo. The objective is, makapag-create tayo ng awareness na mali yung bookkeeping and accounting entry na ginagawa sa libro as of today. So, kayo yung magiging seed. Oo. Para magkaroon ng halaman, may seed. Kayo ho yung magpa-plant na ito ho yung tamang gagawin. So, para ho dun sa mga gustong maging tax bookkeeper, ayan ho, si Lovely ho kasi yung in charge dito, pwede ho nyo siyang kontakin. Ito po yung kanyang email address at ito naman po yung email address ng inyong ka-taxpayer, ang inyong tax specialista. So, ang unang ile-lecture ko ay yung tax para sa tax bookkeeping, money transfer. So, ano ba yung money transfer? Kaka-receive ko lang ngayon ng deficiency assessment. Tinax! Yung taxpayer ng napakalaking deficiency tax because of the money transfer. So, hindi naiintindihan ng BIR, ano ba yung money transfer? Yung transaction between banks ng isang taxpayer, yun ho yung money transfer eh. Kaya ang sabi ko nga rito, isang pag-uusapan natin, eh yung benefits of the correct entry. Ito po. Ayan. So, sumama po kayo. Wala naman yung problema. Pag gusto ho nyong sumama, kailangan lang ho ninyong mag-orient. So, hindi nyo na ho ako kailangang kausapin kasi ang orientation ho natin, makikita ho ninyo dito sa ating YouTube account. Ayan ho yung YouTube natin, Tax Specialista.
YouTube account ho natin. Ayan, nagkamali na. At dito ho kayo pupunta, mga bossing ko. Okay ka, pwede bang lumiit ka muna? Ayun. Dito kayo pupunta sa orientation. I-orient nyo yung sarili nyo, tatlo ho yung orientation, bago ho kayo sumali, para hindi ho kayo nagtatanong sa amin. Ano po? At tatapusin ko na to kung nakikinig sa akin si Lovely. Lovely, ang kailangan natin para dun sa mga scholar nating tax bookkeepers at saka yung gustong maging tax bookkeeper, ito na yung memo number 1 ko. Currency ang tawag ko rito. So, ibig sabihin ng currency, magkaroon tayo ng exchange deal. Para makapag-access ho kayo sa tax bookkeeping, hashtag tax bookkeeping, kung meron kayong social media or email account, pwede na rin ho yan. Any video, sa bawat video ho naman kasi, meron naman yung ano, ayan ho, ito, nandito, meron yung video link. Ayan, okay? So, sa loob ng isang linggo, nire-require ko kayo, ha? Para ma-broadcast natin to sa mas maraming tao, 35 lang. I-email ninyo o i-post ninyo sa 35 communities o sa i-PM ninyo sa 35 na tao, and then makakaroon ho kayo ng access dito ho sa mga ilalabas kong video o nailabas ko ng video about tax bookkeeping. So, every week ho, maglalabas ako ng mga video. And of course, lahat ho ng tax bookkeeper na sumama sa akin, imamarket ko na ho kayo. Wala hong problema sa akin. Gusto ko magkaroon kayo ng trabaho. So, pag-aralan na ho natin itong pinag-uusapan natin. Number one, ayan. Number one is yung header. So, ang header ho ay mayroon hong dalawang content. Yung number one or letter A is yung pong name ho ninyo. Hindi lang basta name ninyo, kung ano ho yung naka-registered sa BIR o yung nasa certificate of registration. COR na inisyon ng BIR yan. And letter B, yung TIN nyo. So, very simple lang. Kokopyahin nyo ho yung header ninyo sa inyong COR. Okay. Hindi ho business name ha, pangalan ninyo. For example, ang pangalan ko, Emelino T Maestro. O yun ho yung registered sa BIR. Pag meron akong business name, for example, ETM Trading Services, pwede kong ilagay yon option. Pero, suggestion ko para sa mga gustong maging tax specialista, tanggalin nyo ho yun. Kasi, it will create confusion eh. Okay? Alisin natin yung confusion. Yung business, yung BIR registered ninyo. And then, yung TIN. So, sa TIN nyo, explain ko lang, meron yung first 9. Halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan ho yung TIN ho ninyo. Dagdagan nyo lang ho ng 5 zero sa huli. Okay? Ibig kong sabihin ng 5 zero sa huli, wala ho kayong branch or branches. The importance ng 5 zero para hindi ho madagdagan ng sino mang tao ng iba pang numero yung inyong 9 digits na TIN. Okay. Bakit, sir, walang address? Yun yung tatanong nyo sa akin. May kalapastanganan o kabastusan kasi ang BIR pagdating ho. Hindi naman BIR at itse. Pag pinag-uusapan natin ang BIR, I'm not referring to the organization. I am referring to the BIR corrupt officials. Okay? And stupid. Sorry, hindi ho stupid. Binabawi ko ho yun. BIR unreasonable BIR officials. Okay? So, yung address ho natin, meron tayong specific discussion about address. Kasi ginagamit ho ng BIR yung address na yan para ho i-impart sa atin yung estoppel. So, ayokong ma-estoppel kayo. Ayokong ma-estoppel yung kliyente ninyo. So, the best way
is meron kayong specific segment sa inyong letter discussing your address. Pag ako ho gumawa, laging meron akong discussion about the address and the importance of that address to me and the importance of that address to the BIR. Pantayan nyo ho yun, magre-release ho tayo ng video tungkol ho roon. Now, let us go to the number 2. The number 2 is yung pong, ayan, ang tawag ko ho dito is